Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito at sa minomonitor natin na low pressure area na nakapaloob nga po yan sa may ITCC o Intertropical Convergence Zone. Yung pinakasentro po ng ating low pressure area ay yung po yan sa ating European Center ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At nagdudulot nga ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao yung ITCC, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. Umaabot din po yan hanggang sa may parte ng Palawan. Asahan naman natin yung mga isolated rain showers sa Visayas, sa may Bicol region, Central Luzon at maging po sa Metro Manila, mayroon po tayo mga posibleng isolated rain shower. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po posibleng sama ng panahon na papasok dito sa ating bansa. Dito nga po ay dediretso yan sa eastern section ng Mindanao, aangat po sa may eastern section ng Visayas, at posible nga pag andito na yan sa may eastern section ng Biracatanduanes ay mag-i-intensify po ito into tropical depression or mahinang bagyo. At posible nga po, no, ayon po sa unang prediction ng ating European Center, posible nga pong dito yan dumaan sa may parte ng Central Luzon. Dito po yan sa posibleng Impanta, Quezon, or dito nga po sa may Aurora. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast by June 18, nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility, yung pinakasentro niyan. At pagdating po ng June 19, posibleng nga po, no, na pumasok na yung pinakasentro niyan sa loob ng ating power line. At pagdating ng June 20, posible nga magdala po yan ng pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin sa bug yung ating low pressure area, no, kumbaga kalat-kalat yung kanyang mga kaulapan dahil nga po nakapaloob po siya sa ating ITCC, yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman ng June 21, ito nga po ay nasa eastern section ng Surigao. At pagdating po ng June 22, ito ay posibleng nasa eastern section na nga po ng Visayas. At pagdating po ng June 23, ito nga po ay andito na nga po sa may parte ng Bicol region. At pagdating po ng June 24, nasa eastern section po yan ng Biracatanduanes, at posible na nga po itong maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng June 25, lalapit po yan sa may kalupaan ng Bicol region. At ito nga po bilang isang bagyo, makakaranas na nga po ng mga pag-ulan yung parte ng Visayas, Palawan, maging dito nga po sa may eastern section ng Northern Luzon, at hatakin po niya na yung habagat. Mapapansin po natin yan dito sa ating advanced weather forecast. Pero inuulit natin, eto nga pong sama ng panahon ito ay advanced prediction lamang ng ating European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po itong nakikita natin ngayon sa monitor. At meron pong kasunod dyan na isa pang low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya iba yung paghanda at pag-iingat na agad sa ating mga kababayan, dahil itong possible scenario ng ating advanced weather forecast ay malaking tulong po ito para sa ating mga kababayan na posibleng maapektuhan ng posibleng bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.